Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ayan, nagbabalik tayo mga kamatchas, sapat na ang pahingang araw. Ayan, at ngayon ay meron tayong i-analyze sa mga maiinit na pangyayari ngayon, no? Ongoing tournaments. Ito yung tinatawag na Norway Chess, ito yon. At meron pang isa na nagpasimula kahapon, yung Chess 9LX or Fischer Random Chess. Ayan, nandun sila Wesley, sila Kasparov. Ayan, pagkatapos nating i-update dito ay titignan din naman natin yung 9LX mga kamatchas, okay? So itong Norway Chess ay nagpasimula nitong nakaraang September 7 at matatapos ng September 17, 2021. Ito ay on the board tournament at ginaganap ito sa Clarion Hotel Energy in Stavanger, Norway. Ang time control, 2 oras bawat player. Super long game mga kamatchas at magkakaroon ng increment na 10 seconds per move after move 40. So dito ang rule, kapag nagtabla ang long game, kailangan magkapisaan talaga. So isasalang sa Armageddon. Kapag nanalo kagad sa long game, mayroong 3 points. Ang talo, syempre, 0. Kapag nagtabla sa long game, sa Armageddon nagkatalo, ang score 1.5 at yung natalo, 1 point. Yung nanalo, 1.5. Okay, ang time control naman sa Armageddon dito, ang white ay mayroong 10 minutes at ang black ay mayroong 7 minutes lamang. Pero kapag naitabla ng black, tapos na laban. Panalo pa rin ang black, considered. Tapos magkakaroon sila ng increment naman na 1 second per move after move 40 sa Armageddon. Grabe no, kakaiba yung setup nila dito, no? Ito ay double round robin, 6 players double round robin. Okay, pasimulan natin sa round 1, medyo late tayo. Tapos na yung round 2 kagabi pero hahabulin natin mga kamatchas, ha? So, ipakita ko sa inyo, sino-sino ba ang mga nagbabakbakan dito? Ayan. Pinangungunahan ni World Chess Champion Magnus Carlsen. Siyempre, Norway ito. Dapat nandiyan si Magnus. Ayan. So, 28.55 ang rating. Taas. Nepomniachtchi ang makakalaban niya sa World Chess Championship ngayong November with a rating of standard 27.92. Taas. Rapport Richard, 27.60. Sergei Karjakin ng Russia, 27.58. Firouzja Alireza ng France with 27.54 and Arian Tari 26.42. Ayan, dalawa pala ang taga Norway dito, no? Ang average rating ng bakbakan na ito ay 27.60. Pag inad mo lahat ng rating divided by 6, yan po ang lalabas. Matindihan, malakas na tournament ito. Double round robin. At ano ba ang kanilang pinaglalabanan dito? Ayan ang kanilang mga prizes mga kamatchas na may total prize fund na 1.81 million Norwegian kroner. Ayan. So, bahala na kayong mag-compute sa peso kung ilan yan. Ayan ang champion, 700,000 NOK. Second, 370,000. Third, 230,000. Fourth, 180,000. Fifth, 170,000. Sixth, 160,000. Seventh, wala na. Anim lang sila eh. Grabe, sobra na yan. Alright, so close ko na. Pasimulan natin dito, habol tayo. Analyze natin ang makakatas nating sustansya sa kanilang mga mabagsik na laban. Okay, white dito si Firouzja, black si Magnus. Ang ginawa ni Firouzja, nag-E4, nag-C5. Mainit na round 1, mga kamatchas. Sicilian kagad. Nag-Knight-F3, nag-Knight-C6, nag-Bishop-B5, tinirahan ng Rosolimo. Nag-E6, nag-Castle, nag-Knight-GE7, Rook-E1, develop, at dito nag-Knight-G6 para bigyang daan na ang dark square, diagonal bishop, and nag-C3, intending to play D4, yan ang idea, buuin ang sentro. Nag-D5, ayan, para may mainam na control sa sentro, and nag-H4, ayan, ang interesting na sa palagay ko home preparation ni Alireza ito, no? Kasi novelty kagad, bagong luto, bagong sangag. Ang palagi ang tinitira dito mga kamatchas ay simpleng kumakapture lang sa D5 na kapag nag-Queen takes D5, D4. Ayan, medyo hawig sa itsura ng Sicilian alapin delayed, no? So, pero tingnan natin, ang H4 novelty, ang ginawa, nag-A6, ni-neutralize ang bishop, kumapture na para mag-gain ng tempo, and nag-H5, so nang istorbo kagad si Alireza, nag-Knight-F4, grabe, palaban din si Magnus, no? Sumugod. Kasi dito, kung ako ang black, baka mapa-atras ako eh. Kasi yung knight, di ba parang alanganin, no? Pag binuksan yung d-pawn, parang may threat kagad. So ang ginawa, nag-d4 kagad dito si Alireza. So talagang buong tapang niya na binigay ng
buong-buo yung pawn niya sa h5 sa anong kadahilanan? Ang ginawa niya nag knight e5 para magkaroon ng discovered attack sa knight. So, and then may atake rin sa pawn sa c6. Bumalik si Magnus, knight f6. And dito, nag queen a4. Ayan, talagang grabe ang pagpapahinog sa pawn sa c6. Pero, inaccuracy daw yan. Hindi tipo ng computer. Ang accurate daw dito ay simpleng capturing na lamang. Na ang gagawin, queen c7, iiwas, then capture sa d5, knight takes d5, and may c4. Ayan, medyo magulo nga lang, ano? Then dito, ay babalik, knight e5. Ayan. So, yan ang gusto ng computer ditong mangyari. Pero balik tayo sa talagang nangyari na queen a4, pinereasure ang pawn sa c6, natumbukan ni Magnus ang good move na bishop d7, simple lang, depensa lang. Then, nag-bishop g5. Napakatutulis sa mga developments dito ni Aliresa. Nag-bishop e7 develop para preparing to castle na rin. Nag-knight takes d7 na. Nag-queen takes d7. Nag-e5, inatake ang knight sa f6. At dito, bumalik si Magnus. Interesting. Grabe, no? Kasi sa madalas nating pagkakataon na nakikita, di ba, madalas pumapasok yan sa e4. Pwede rin naman daw yan. Capture nga lang, dapat ay sikmurain or tanggapin na king ang ipangka-capture at talagang mag-artificial castle na lang yan mamaya. Di na makakapag-castle ng tagong-tagong sa g8, no? Kasi, syempre, hindi pwedeng capturein yan ng queen. May queen takes. Tapos ang laban. Ha? So, yun ang nakasaalang-alang. Kaya ang ginawa dito ni Magnus, nag-knight g8 na lang siya. At kinapture pa rin naman ni Aliresa. Yun, capture. So, may castle pa rin na maayos. Yun ang idea ni Magnus. So, nag-d takes c5. Ayan na. So, pantay na ang number of pawns. Nag-queen b7. Ayun, inatake ang pawn sa b2. Nag-b4. Ayan, para may depensa. Nag-a5, basag kagad. At dito, nag-queen b3. So, sa mga beginners nating tagapanood, ha? Yung mga ganitong basag na tipong, ano, suporta niyan? Parang ganun, ano? Paano kung capturing yan? E, double pawn lang din naman kasi yan, eh. Mahina yan, mapipitas lang din ang mabilis yan. Kakaslingan nga lang ng black, eh. So, hindi pa kaagad-agad babawiin yan, pero mababawit, mababawi yan. Pwede mag-queen c7, pwede mag-queen a6 hanggang sa mabawi. At kapag nabawi yan, ang next target sa puti ay ang weak pawn sa a2. So kaya hindi kinapture ni Aliresa para mapangalagaan niya ang kanyang pawn structure. At ang ginawa niya, nag-queen b3 na lang. Kasi kakapture na eh. So magkakaroon ng discovered attack sa queen. So umiwas yun ang idea. At ang ginawa dito, nag-castle, nag-knight d2 develop, nag-queen a6. Ayun, inaccuracy. So, hindi raw yan ang tumbok na dapat gawin na plano ng black. Ang tira daw dito na accurate ay rook fb8. Yan daw ang on point para yung rook magkaroon kagad ng trabaho sa b file. Okay? Pero ang ginawa ni Magnus, nag-queen a6, nag-knight f3. Okay, simbolo ng inaccuracy ulit. Ang accurate move daw dito ay a4 para concentrate sa b5. Kung mag-rook fb8 daw, then saka pa lang mag-knight f3 followed with knight d4. Then b5 yung mga ganong idea. Okay? So, balik tayo dito. Nag-knight f3. Nag-queen c4. Nakipag-queen to queen. Tinanggap naman kagad ni Aliresa, no? Capture, capture. Then rook e4. Ayan, kasi sa buong pag-aakala ni Aliresa na, uy, mukhang mabibitin yung pawn mo sa c4. Ha? Parang ganon. So, nag-a takes b4. Nag-c takes b4. At dito, nag-rook a4. Tingnan nga natin. So, ayun, na-capture nga ng buong-buo. Yun nga lang, may rook FA8 palang baon-baon dito si Magnus para kuntiryahin ang pawn sa A2. Ang tanong, papaano ngayon didepensahan yan? So, ang ginawa dito, nag-knight D4. Okay? So, hindi pwedeng babaan lang ng tore para masabing may depensa, lilipad naman ang pawn sa B4. So, paliwalay. No? Hindi effective. Kaya dito, ang ginawa na lang, nag-knight D4 at talagang tinanggap na lang ni Aliresa, sige, bawiin mo na. Kala ko, lumamang ako isang pawn eh. So, parang ganun, ano? Then, nag-B5. Diyan na lang kinumberte ni Aliresa na okay, makakapag-produce ako ng pass pawn. So, kinapture ni Magnus, nag-knight takes b5 and nag-knight c6, binarhan. Ang potential strong c6, may threat pa sa pawn sa e5. At dito, interesting ang binitawan ni Aliresa, nag-knight d4. Buong tapang na, sige, capturein mo lang yung libreng pawn ko sa e5. Pero ang kinapture ni Magnus ay ang knight sa d4. Bakit? Kapag daw kinapture, knight takes e5, bababaan lang daw rook c1. So, kung magda-knight d3, threat lamok lang kasi magro-rook c3, may threat pa. Then, next move, magsi c6 na. So, very strong yan.
magdedire-diretsong yan. So, ang binigay na continuation, rook a4, then c6, rook c4. Pwede rin naman pala itong ganitong klase ng tema. So, knight b5, knight b6, knight a7 daw, then preparing to play c7, then c8, pero magna-knight a8. So, ang idea magna-knight c7 na agad-agad babalik ang knight b5 para mayroong c7, then babalik naman. Tingnan yung evaluation bar, equal. Okay? So, nakita yan ni Magnus. Ang ginawa niya, kinapture na lang niya. Capture! So, hindi pa siya makapunta sa likod para tagpasin ang pawn kasi meron pa siyang back rank, mamamatchas. So, nag-king f8 muna. Para kung chumek, may angat lang. So, safe na ang king. So, dito nag-c6, nag-rook c2, tinalikuran na ang pass pawn. Then, nag-rook d8 check. Nag-king e7, rook d7 check. Nag-king e8, rook c7 para may depensa. Nag-g5 na. Unti-unti nang kumbaga papaalpasan ni Magnus ang kanyang mga pawns para ito na lang ang nakabitin sa 7th rank at hindi na madamay pa yung g-pawn and yung h-pawn niya ng plano. So dito nag-rook c8 check, nag-king e7, nag-rook c7 check, nag-king e8, nag-rook c8 check, nag-king e7, nag-rook c7 check, nag-king e8, nag-rook, hindi po. So dito pa lang pag-rook c7 check mga kamatchas ay nagtabletas na threefold repetition automatic tabla. Sa makatuwid bagay, kinakailangan nila ng bakbakang Armageddon. So, lumipad na nga lang ang posibilidad na magkaroon ng 3 points sa kanilang dalawa. No? Kasi pag tabla, yung 3 points lipad na eh. Manalo ka man sa Armageddon, 1.5 points ka na lang. So, yan ang ia-analyze natin sa susunod na game, mga kamatyas, ang kanilang naging Armageddon game. Okay, so dito, kung ano yung kulay nila ng long game, yun din ang kulay din pala nila sa Armageddon. So, isusunod ka agad natin, hindi na tayo magpuputol ng video, isusunod ka agad natin dito ang Armageddon para malaman ka agad natin kung sino talaga ang nagtagumpay sa kanilang dalawa dito sa buka ng round number 1. Okay? Ito naman ang kanilang Armageddon. Okay, so, ang ginawa ni Alireza, nag-e4 ulit at nag-c5 ulit si Magnus. Talagang hindi binago, Sicilian pa rin, no? Nag-knight f3, nag-knight c6 pa rin, at nag-bishop b5. Aba, mukhang nagkahamunan na. No? Mukhang parehong may pride na, sige, tutuloy ko pa rin yan. Meron lang akong mali, parang ganun eh, kanina. Kaya nagtabla, parang ganun, no? So, nag-e6 pa rin, nag-castle, nag-knight g7, nag-rook e1, nag-b6. Ayan, ang idea, i-develop yung bishop sa b7, at dito, nag-d4. Okay? So, itong b6 ang pagbabago ni Magnus, no? Kanina kasi, naka-knight g6 tapos nag-h4 si Alireza. So, pag b6, bukrain pa rin. Pero pag tira ng d4, yan ang novelty, bagong luto dito ni Alireza, mga kamatyas. So, pinakitaan na naman, no? Ang tira lang kasi dito ay c3 bago mag-d4 para mas buo ang ngipin. Pero dito, nilabas kagad ang bagong sangag. Nag-d4 at nag-c takes d4. Nag-knight takes d4 and nag-bishop b7. Nag-knight c3. Neutralize sa bishop a6. Pinireserba ang bishop, bishop f1. Nag-knight takes d4, queen takes d4. Ano idea? May kahalili din naman para may tempo, attack, develop. Nag-queen e3 atras lang. Nag-bishop c5. Galit na galit ang development dito ni Magnus. Gusto niya, laging may pana ng tempo. Pero, hindi raw yan ang mainam. Ang simple lang dito ay queen c7. Yan ang mas tipo ng computer, no? Kaya nilagyan niya ng inaccuracy. Pero para sa akin, okay lang naman yung bishop, no? Develop, may tempo nga eh. So, nag-queen g3. Ayun, may atake sa g7. At dito, nag-castle, king safety para may depensa na ang pawn. Then, nag-e5. Okay, sa mga ganitong pagkakataon, mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi nag-bishop h6? Mamatyasin na yan. Pag nag-pawn move, tagpasan torre sa f8. So, lalabas kasi threat lamok lang yan. May queen f6. So, nakadepensa na sa g7. May atake pa sa bishop na napasubo. So, tawag dyan threat lamok. Huwag nating gagawin yan, mga kamatyas. So, hindi mainam yan. Talo tayo sa time and tempo. Okay? So, ang tira lang, ang ginawa, nag-e5. So, para mayroong knight e4 square clearance. Ang ginawa dito, nag-f5. Ayan. So, pinigilan kagad ni Magnus. Tatalon ka pa dyan, ha? Parang ganon. Agad-agad ininpasad capture ni Alireza. Then, nag-rook takes f6. Ayan. May threat sa pawn sa f2. Ang ginawa dito, uy, pin yan ah. Parang ganun. Bishop g5, may pin. Grabe, tinuloy lang din ni Magnus. Sige, rook takes f2. Computed pala yan. Ano?
Rook takes f2, ayan, may pana pa rin na nakatapat sa king sa g1, kaya medyo masakit pa rin ang pagkakatusok niyan. Ang ginawa, nag-bishop takes d8, nakipagsabayan si Alireza. Yan talaga ang gustong-gusto ni Alireza, yung ganyang kagulo. Agresibo yung player na yun. Rook f3, discovered check. Ang ginawa, nag-king h1 din. Siyempre, kailangan bumawi sa queen dahil natagpas din naman ang queen sa d8. Nag-bishop takes b6. Yun daw, blunderacious double question mark, mga kamatyas. Kasi siguro ang dahilan dito ni Alireza, bago man lang mapitas ang bishop ko, tatagpas muna ako ng isa sa mga kawal mo. Parang ganon, no? Tumagpas muna ng kawal eh. Pero ito raw kagad ang mas safe dyan. Capture daw, then capture. Ang next na gagawin ay knight e4. Mas mainam daw yan. Bakit? Sige, alamin natin kung ano diferensya. So, kumapture, bishop takes pawn, then nag-bishop takes b6, nag-h takes g3, nag-bishop f2 pala dito si Magnus. So, natakawan kagad daw sa g3, pero double question mark, blunderacious. Ang tira lang daw dito ay rook f8. Ayun, so control-control lang pala, no? Mamaya na pakawalan yung bishop f2. Pero kasi nakakatempe dahil 7 minutes nga lang ang black dito. So kung ano lang yung makita na medyo abot tanaw ng mata, no? So bishop f2, okay naman para sa akin, mukhang sound eh. So nag-rook e2, ayun, inaccuracy. Ang maiging tira daw dito ay rook e4, na kapag kumapture sa g3, bishop e2, then followed with rook f1, parang simple development. Yun nga lang, annoying, nakakailang kasi yung bishop nandyan eh. No? Ang computer okay lang sa mga ganyan, pero sa human nerve medyo nakakailang yan. So balik tayo, ang ginawa dito ni Alireza, nag-rook e2, nag-bishop takes g3, bad move pa rin daw. Ang tira daw dito, rook f8. Ibang klase talaga ang control ng computer, no? Siguro ang idea, knight d4 mamaya, mga ganung idea. Wala alam. Pero balik tayo, nag-bishop takes g3 and nag-knight e4. Ayan, tumempo, may atake. Nag-bishop e5, so may mga pressure sa b2, mga ganung idea. Nag-knight c5, so atake sa bishop, may atake sa d7. Bishop c8 muna, pansamantalang dapat umatras para depensado din naman ang d7 pawn. Ang ginawa dito, nag-c3 para kontrolado at mabarhan na rin ang pagkakatret. So nag-d6, neutralize sa knight, knight e4, at dito nag-king f7. So kung mapapansin nyo, mga kamatyas, quality down dito si Magnus, pero ang pinangahawakan niya dito ay ang kanyang solid bishop pair mamaya. Solid yan eh. Hirap talagang kalaban pag bishop pair. So nag-rook d1, nag-king e7, nag-g3. Ayan, para may bishop g2 na. Nag-rook b8, bishop g2, then nag-d5. Ayun, risky daw yung tira na yan. So ang tira lang daw ay knight d8. Ano idea? Mag na knight f7 ba? Maniobra? Knight h6, knight g4, or knight f5. Mga ganung idea. Grabe, lalim, ano? So, nag-d5. Balik tayo. And nag-knight c5. Nag-king d6. Nag-b4. Suporta muna sa knight. Nag-a5. Okay, so alamin natin, mga kamatyas. May tanong tayo. Libre ang pawn sa c3. Bakit hindi kinapture? Iyakan time. May knight e4 check. Tangay ang bishop. So, ingat tayo sa mga ganyang fork. So, hindi pwedeng capture yan. Siyempre, open check. Okay, so kaya pala nag-B4 si Alireza. Then nag-A5, basag si Magnus. Nag-A3, maintain lang. Kumapture na, then A-takes B4. Nag-Rook A8, ayan, para may panggulo sa A-file. Nag-Knight E4 check, King C7, nag-B5. Ah, grabe, ang gulo na nito. Sumabay si Magnus. D-takes E4, naku, palaki ng palaki lamang ni Alireza. Nag-Rook takes E4, Rook A3. Kasi obligadong maging ganyan ang tema, mga kamatyas, kasi must win dito si Alireza. Hindi pwedeng tabla ang 1.5 ibibigay kay Magnus pag nagtabla. Kaya kung mapapansin nyo, nagwawala talaga si Alireza. So nag-rook c4, then nag-rook takes c3, rook takes c3, bishop takes c3, and nag-rook c1 muna para threat, tagos ang threat hanggang sa knight. Nag-knight a7, nag-rook takes c3 check, nag-king b6 at dito, nag-bishop c6 para may depensa yung pawn sa b5. Pero bad move daw yan. Ang tira daw ditong mainam ay king g1 na lamang. Kasi kung kakapture ng king, may rook c7 nga naman, double, tagpas ang pawn sa g7, mahaharbes. So kung kakapture, di naman lalo pwede kasi bitin yung bishop. Parang ganun ang idea, bakit parang relax lang, king g1 lang ang ginawa, no? Pero balik tayo sa nangyari, nag-bishop c6 si Alireza, then nag-e5. Ayun,
Inaccuracy daw, ang tira daw accurate dito ay knight takes b5. Ay, oo. So pag kumapture, check muna. May check muna. So yun pala idea nung King G1 na pinakita kanina, sabay capture dito. Ayan, slightly better for white lang. Kasi wala eh, 3 pawns, 1 pawn na lang sa puti. Kaya hindi masyadong mararamdaman dito ng may tore, no? So balik tayo. Bishop c6, nag e5, nag king g1, nag bishop f5. Ayun, inaccuracy daw ulit. Bishop e6 lang daw ang mas safe dito, sabi ng strong computer engine. So balik tayo. Sa ginawa, nag bishop f5, nag bishop e8, nag g6, nag king f2, nag h5, nag rook a3. Ayan. Nag G5, dako, lumaki ng lumaki o decisive advantage na si Alireza. Winning! Rook A6 check, King B7, nag Rook F6, nag Bishop E4, nag Rook E6 para tagpasin ang pawn sa E5. Nag H4, so nag G4, nag Knight C8, nag Rook takes E5. Grabe, talagang lamang na si Alireza dito. Nag Knight D6, Bishop D7, nag King C7. Ayan, nag-bishop e6, bishop b7, atras lang. At dito, napa-king e3rd si Alireza, mga kamatsas. Blunderous daw. So, ang tira daw dito para winning ay bishop f5 lamang. Followed with bishop d3, isave muna ang pawn sa b5, then saka pipingas sa g5. Dito kasi hindi makapingas, paki-imagine mga kamatsas. Ha? May knight e4 fork kasi. Yan ang idea eh. So bishop f5 daw muna pero na napatira ng king e3 dahil gustong-gusto ng capture ni Alireza ang pawn sa g5. Yun nga lang. Grabe, may h3 pala. So it's too late bigla. Grabe no? Ang ginawa, nag rook takes g5, nag h2, rook h5, then nag h1 queen, capture. Yan ang nangyari. Lumabas, eh lamang pa ng isang pyesa si Magnus, yun nga lang may bishop and two pawns. So, tabla pa rin naman ito. Yun nga lang, balikan lang natin ha mga kamatsas, sandali lang. Wala na bang ibang remedyo talaga yon? Pag h3, paano kung gumanon? May knight c4 pala? Iyan ang mabigat dyan, may knight c4, double, may fork. So, pag kinapture, ito pa rin. No? Pag tsumik, King D6 dito, then may H1 queen pa rin, capture. So, almost equal, slightly better ng kaunti kasi may extra pawn pa rin ng puti. Pero equal lang daw, hanip mga kamatsas, no? Kasi di pa rin makakaalis yung king kasi may ganun eh. O eto naman po, napakalapit sa black king, equal pa rin daw ito. Hanip, hindi pa rin pala pwede yun. So, pag H3, ang ginawa na lang ni Alireza, kinapture na lang. Ayun nga, nangyari. So, H1. So, capture. Then, G5. Bishop E4. King D4. Bishop H7. King E5. Nag-knight E4. So, threat yung pawn sa G5. At dito, nagtabla. Nakakapanghinayang ano, kay Alireza. Dami niyang winning. Buenas ni Magnus. Magaling na. Buenas pa. So, naisalba ng tabla. E di 1.5 kay Magnus. 1 lang kay Alireza. Matinde, no? Pero in real chess, aba, nakakadalawang tabla na si Alireza. Mukhang lumalakas, ha? Mukhang di makalusot sa kanya ngayon si Magnus, ha? Hanggang tabla lang, ha? Pero sa points, lamang pa rin si Magnus. 1.5 dito sa Armageddon. Okay! So, ang naging resulta naman kay Ariantari and Rapport, nanalo si Rapport sa long game kagad. Okay? At kay Nepomniachtchi Kariakin, hindi raw nakarating si Nepo. So, na-late daw ng flight mga kamatsas. Kaya sa standard game nila ni Kariakin, default kagad kay Kariakin. So, hindi na umabot ang Armageddon si Nepo. At ang naging laro na lang niya, round 2 na. Default ng first game si Nepo. Di umano sa aking nabasang news dito. Maraming salamat po mga kamatsas. So, salamat sa inyong paghihintay muli na tayo magbalik uli para mag-analyze ang games. So, salamat sa Diyos at kagaya po ng nabanggit ko, ay safe naman ang misis ko at walang anumang nangyari. Maraming salamat. Pangunahin sa Panginoon at sa inyo po na nanalangin din naman para sa kalagayan ni misis. Ayun, so ang importante, safe na siya ngayon and
Masaya na ulit. Okay po, kung natuto kayo dito sa games na inanalyze natin, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze nating games, comment nyo na lang sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing, ay dadako naman tayo sa round number 2 na katatapos lang kagabi dito pa rin sa Norway Chess. Maraming salamat po.